Okay. Frequently asked question. Should women be pastors? Ang alam po ninyo ang stand ko tungkol po sa pastors. Ang pastors po ay gawain. Hindi po siya title. Ano po? Si Jesus lang po ang pastor. Tayo po, binigyan po niya tayo ng access para yung tungkulin bilang pastor magawa po natin o yung function. Pero titles, hindi po yan sa atin. Okay? Mapalalaki man, mapababae. Nakakatawa po, nung sabihin po ni Pablo na sana tumahimik ang mga babae habang nagsasalita yung mga elders sa church. Okay? Yan po ay kaugalian ng mga Hudyo na since nag-uumpisa noon ang early church, ito po ay sinabi ni Pablo para hindi po magulo yung mga nagsasalita during that time. Dahil likas po ang mga babae during that time, sila po ay mausisa, mapagtanong. Kaya sabi niya, pagdating na lang sa bahay, doon na lang kayo magtanong. Yun po lamang po ang gustong sabihin ni Pablo. Walang ini-indicate si Pablo, huwag magpastor ang babae, huwag magpastor. Hindi po tungkol sa pastor yan. Hindi po tungkol sa pastor yan. Kay babae, kay lalaki, lahat meron po tayong access para gumawa ng gawaing pastor o yung function ng pastor. Hindi po yan tungkol sa pastor-pastor. Ito po ay tungkol lang po sa konteksto kung ano yung sinabi ni Pablo. Ang problema po sa mga ilang institutional churches, masyado po nilang in-apply yung kanilang institutional ways para po yung ang biblical po nag-gather ang church. Amen? Ang ginawa nila, church service. Okay, yan na po. Pumasok na po yung mga unbiblical na pangalan or tawag. Ano? Kaya I recommend each and every one of you to watch Rethinking the Institutional Church. Just type it on YouTube. It will appear. Again, Rethinking the Institutional Church for more infos. Let's go back to the word of the Lord Jesus Christ. Let's go back to the Bible. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Baka di po ba sa ating mga believers sa rapture. Hindi pa siya darating ng second coming. Rapture muna po. Ano po? How about doing some biblical manners, biblical things bago niya tayo i-rapture? Di po ba? Para at least ang sarap pong nagagawa natin yung tama. Wala pong kinalaman yung pastoring again doon sa sinabi ni Paul na manahimik ang babae habang nagsasalita ang mga elders. Wala po yun. Ang mga babae po kasi during that time mausisa. Tanong ng tanong sa kanilang mga asawa, ganun. Siguro naingayan po si Paul. Ayon sa mga ilang Bible experts na talagang nag-aral ng Bible, naingayan si Paul sa kanila, kaya po niya yun binanggit. Tandaan po ninyo, yung 1 Corinthians na yan at 2 Corinthians na yan, yan po yung early church. Biblical church yan. Hindi po yan institutional church. Tulad ngayon. Tapos sa kanila i-apply tungkol na yun sa pastor. Kay babae ka, kay lalaki ka, huwag ka magpapatawag ng pastor o pastora. Si Jesus lang po ang shepherd, siya lang ang pastor. Pero binigyan niya tayo ng access doon sa tungkulin o gawain yon o function. Function, binigyan tayo. Pero yung magpapatawag ka ng pastor ay hindi po. I hope naliwanagan po kayo sa munting vlog na ito. That's why if you're not yet a subscriber of this channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of the Lord Jesus Christ. Again, ang Panginoong Hesukristo po ay napakabuti. Anytime nararapture na po niya tayo, nagpapakita na po yung mga ibang senyales, nagpapakita na po sa mga nangyayari sa mundo. Maging mapagmatsyag tayo, but before that, let's share His goodness, let's share His blessings para sa ibang mga tao na makakilala rin sa Kanya at siya itanggapin bilang personal nilang Lord and Savior. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.